Alright mga friend, for today's video, ipapakita ko sa inyo mga friend kung paano mag-DIY mga friend na mag-install nitong reverse sensor mga friend para sa DE64W natin. Suzuki DE64W. So, ito na yung kaniyang module at ayan, as you can see, nalagay na natin sa butas ang dalawang sensor. So, ito yung dalawa pa. So, may butas pa tayo dito. So, hindi kayo magka-problema mga friend sa pagbubutas dahil kapag bumili kayo ng sensor, ayan, package yan, may mga wiring, tsaka syempre itong indicator niya dito, ayan. At meron niyang dalang drill, drill na pambutas mga friend. So, package sa pagbili natin ng sensor. So, at sa atin lang, ang pagbutas lang dito, so madali lang sa butasan. Kayo na bahala mga friend sa gusto ninyong distansya kapag pinubutasan nyo na. Okay, so katuloy tayo mga friend. So this is si Maximin Speech 1, dahil si Vlogger. Keeps me high. Keeps me high. Okay, so as you can see, nalagay natin yung dalawa at ito yung pangatlo mga friend. Lagay natin. Tama ang sukat niya mga friend ha. Lastly, pang-apat. Ito yung wiring natin no. At siyempre alam na siguro natin kung ano ito ilagay. Kung dito tayo sa module mga friend, ayan, module niya, itong apat na sakit dito, pwede ito magkabaliktaran. Pero mas maganda, ayan, may nakalagay dito E, B, C, D. So, mas maganda na dito sa una, dito natin ilagay sa E, B, C, D. Ayan, para pag may noble mga friend, may isa na hindi gagana, alam natin kung saan natin ito nakasaksak. Example, ito yung hindi gumagana. So, alam natin, na nasa C ito nakasaksak, ito nasa B ito nakasaksak. Okay? So, tara. Hanapan natin mga friend ng butas para mapadaan natin, para maidaan natin itong mga wire na to. Kasi itong module niya dito natin ilagay sa ilalim ng pairings na to. Itong cover na to. So, titingnan natin kung saan natin 'to maipapwesto. So, kailangan natin humanap ng butas galing sa ilalim na maka-access itong wire dito sa loob mga friend. Okay, so pag nabaklas natin to at wala tayong nakitang butas, so kailangan nating magbutas mga friend. So magbutas tayo kapag hindi tayo nakakita ng butas mga friend para sa mga wire na to. Okay, so tanggalin natin itong cover na to. Ayan. Right. Okay, so nakalipas ang isang oras mga friend, nakahanap din tayo ng butas mga friend. Galing dito mga friend, tinanggal natin itong bumper na to. Tinanggal natin ang bumper, tinanggal natin ang ilaw. Tingnan niyo dito mga friend. So dito, ito sa butas na to, ayan. Yung butas na 'yan, papunta dito mga friend. Ayan, papunta dito at dito sa ilalim, may makapa kayo diyan. Ayan, may makakapa kayo dyan na ayan, may butas dyan. Ayan, tingnan nyo. Ayan, kinuha ko to, pinasok ko to kanina dito sa labas, dito. Pero yun nga lang, medyo mahirap. Depende sa inyo kung gusto nyo na dito nyo ilagay, maganda. Pero kung ayaw nyo ng mas hassle, may iba pang paraan mga pre na mas madali. Dito sa battery mga friend, dito sa lagayan ng battery, ayan, hindi ko na lang babaklasin, basta yung lagayan ng battery na yan, sa ilalim, yung box ng battery, sa ilalim, kahit dito makikita nyo na ang, ayan, kahit dito makikita nyo na ang butas mga friend, ayan, yung butas na yan, ayan, yung butas na yan, yan ang butas ng box
sa battery niya. So pwede dyan nyo idaan itong mga wire ng ating sensor at ilabas nyo dito mga friend. Yan, dito nyo ilabas. Ayan. Tapos dito nyo nalang ilagay yung module niya. Module ganyan. So wala rin problema kung dito natin idaan yung mga wire dahil may ano naman tayo, may mating na tayo at may foam din. So walang problema. So in my case mga pre, nakahanap ako ng butas dito. So dito ko nalang ilalagay mga pre. So bago natin ipasok, kailangan tayo ng alambre. Okay, alambre at saka itong mga wire na to, babalutin muna natin ng tip para maging isa sila. Para mabalot natin ng maayos, kailangan po natin tanggalin itong bumper mga friend. At kinakailangan din natin tanggalin itong tapaludo mga friend. Galing dito. So yan, ito yung nasa likod ng bulong. Magkabilaan yan mga friend. Okay, so ayan mga friend. As you can see, natanggal natin ang bumper. Okay. Yan. Kailangan natin i-tape dito. Yan, balutin natin ang tape. Okay. So, ito lang natin yan, ganyan. So ayan mga friend, secure na. So ngayon, ilalagay na natin sa sasakyan. Okay, so ipapakita ko muna sa inyo mga friend na kung saan ang butas. Ayan, nakita nyo mga friend, ayan, yung butas na yon. Okay, so ito na mga friend, ipapasok natin. Siyempre, gagamit tayo mga friend ng alambre. So hindi ito alambre, ginamit ko. Kahit ano na lang. Basta solid siya. Ayan. Pasok natin. Ayan. So easy lang siya mga friend. So, as you can see, nakapasok na ang wire natin. Okay, so ngayon, babalik muna natin ang ating bumper para let's go na tayo. Okay, so nabalik na natin ang bumper. So, huwag muna natin ilagay ang mga tornilyo. Focus muna tayo sa ating sensor. So, ipasok lang siguro natin ng kunti mga friend. Kaya para sigurado na hindi matatamaan dito mga friend sa fairings. Okay. So, itong wire para sa power supply niya, ayan, dito sa pula. Ito to isasaksak mga friend. Ayan. So, ngayon, itatap kasi natin to sa reverse light. So, itong red, positive ng reverse light at itong black sa negative ng reverse light. Dito na siya. Ayan. So itatap natin to sa positive at negative ng reverse light. Okay? Okay, so ito na mga friend. Ayan, nakapwesto na ang ating mga terminal at ang ating module. So ngayon mga friend, itatap na natin. Ayan, ito power supply na to, red and black. Okay, so ito yung connector sa assembly ng ating mga ilaw dito sa likuran. Ayan. So, siyempre, itong puti, ito yung reverse light natin. Dito tayo sa likod. Tingnan natin mga friend. So, ito yung wire ng ating reverse light. Ayan. Red and black. So, papunta dito mga friend sa connector. Tiningnan ko kung saan yung red at black dito sa connector. Ayan. So, walang ibang red and black dito sa connector na to. So, try. Tatap natin. So, dito tayo magtatap mga friend sa kabilang connector. Itong connector na to, tiningnan ko na kanina kung anong kulay dito. So, ganun pa rin mga friend. So, itong red, ito yung connection ng red kanina. At itong black, ito din yung connection ng black kanina. Okay, so, ito mga friend. Yan, binalatan na natin ang kulay pula. Okay, so ayan mga friend. So secure na. Balit natin ang tube.
Tapos natin. Okay, so ito na yon. Papasok dito mga friend. Ayan, papasok dito sa butas. Ayan, so dito na yon. So nilagyan ko ng palatandaan mga friend. Itong tape nito nasa likod sa ilalim, hindi na nakita. So ngayon, ito yung number 4. Ito yung ano, ito yung nasa letter D mga friend. Ayan, sa letter D. Ayan. Ayan, letter D. At itong isa, ayan, sa letter C. Tsaka itong isa naman, ayan, ito letter C, letter B. Ayan, tsaka itong letter A. Ayan, yung tip niya ay nasa dulo talaga. Okay. At ito yung kanyang power supply mga pre, na ikinunikta natin kanina. Alright. So hindi pa tayo tapos. May ikukunik pa tayo mga pre. Ito yung indicator niya sa harapan ng driver mga pre. Ididikit natin to sa ibabaw ng dashboard. At saka ito, dito sa connector na to. Papagapangin muna natin itong wire. So mula dito mga pre, gagapang tayo at pasok dito mga pre. At saka dito straight na doon hanggang doon sa driver seat mga pre. Right. So tinanggal muna natin itong rubber dito para mapadaan natin itong wire. So itong indicator niya, yan, dito natin inilagay. Depende na sa inyo mga friend kung saan nyo gustong ilagay ang indicator. Tapos itong wire na to gapang dito mga friend. Pinadaan ko dito. Yan, tapos para hindi matanggal ang wires sa ilalim, dandahan natin mga friend na ikabit na itong dulo ng rubber. Ayan. Tapos dito naman dandahan natin tanggalin. Ayan. So itong wire na to hanggang doon mga friend, hanggang makababa siya doon sa module. Alright. Okay, so ayan mga friend, nakarating na tayo dito. So ngayon, dito natin dadaan mga friend. Ayan, ganyan. Ganyan lang at ipapasok natin dito mga friend. Ayan. Pasok natin yan. Ayan, as you can see, secure na siya mga friend, no? Ayan, so lagyan natin. Saksakan natin dito. Alright. Okay. So, before natin ibalik lahat ng mga tornilyo, mga cover, testing muna natin mga friend. Testing natin doon sa harap. Okay, so start mga friend, engine. Right. Ayan. Okay, so reverse tayo mga friend, reverse. Ayan. So ayan, may 0.9 ang nakatata. So ibig sabihin, malapit na tayong mabangga mga friend. Okay, so ito yung kuha sa camera natin sa likod. Tara, mukhang okay naman mga friend. Gumagana naman ang sensor. So ibabalik na natin lahat ang mga pairings mga friend. Okay, so as you can see, ayan. So nakadikit na ang ating module. Ayan, secure na siya mga friend. Okay, at saka itong wire na pinagapang natin kanina, ito yun. Alright, so okay na mga friend, ibabalik na natin ang pairings. Nabalik na natin ang cover. So dito na naman tayo sa ilaw. Ayan. Ngayon ilalak na natin. Okay, so nabalik na natin mga friend ang bumper at saka ito mo tinanggal natin kanina maliban sa plate number mga friend. So tapos na tayo mga friend. So sana po ay meron kayong nakuhang kahit kunting idea mga friend dito sa ating vlog, at sana po ay nakatulong tayo sa gustong mag-DIY mga friend. Alright, so kung sino po yung hindi pa po nakapag-subscribe sa ating channel, don't forget to subscribe. At pinutin nyo na rin mga friend ang notification bell para maging updated kayo sa sunod nating mga uploads. This is G-Box Events Page 1, The Lazy Vlogger.